Good morning, guys. Magtataka kayo. Hello, good morning. Ayan, ito lang. Good morning, guys. How are you doing? Nakaganto ako dahil lalabas ako. Medyo malamig sa labas. Hindi ko natapos kahapon yung garden. Nagputol ako ng mga dapat putulin. So, nandoon pa sila. Nakatambak nandoon. So, kailangan ko munang ilagay sila doon lahat sa baba para hindi nakakalat dyan. So, yun ang aking gagawin ngayon. At kahit dito sa conservatory, hindi ko pa natapos. Ang hirap pag ano. Pag nag-iisa lang, kasi yung asawa ko busy. So, ako na lang ang nag-ano dito. Kaya pa naman. So, okay lang. Ayan. So, yun po ang gagawin natin. Ayan. Dahil uulan po ngayon, yun ang forecast today. Kailangan ko unahin muna sa labas bago ako magtrabaho sa loob ng bahay, magligpit-ligpit sa loob ng bahay. At saka mamaya may pasok tayo 3 hanggang 8. So ayan. Ano tayo ngayon? Kailangan mabilis. Okay. Right. Ayan. Ano na tayo sa labas? Munti ko na kayo makalimutan sa labas. Hello guys, ulit nandito na tayo sa loob, dito tayo sa kusina. Sorry sa aking buhok. Itatry ko na itong corned beef. Iba kahapon nakita ko ito sa ano, doon sa Magic Sarap. So, Magic Sarap na ano, isang bundle. So itatry ko itong tortang corned beef. Pwede naman ito kahit, sabi kasi dito ano eh, almusal. Pwede naman to kahit hapunan. So magluluto ako ngayon bago ako pumasok sa trabaho para hindi na kami magluto, para hindi na magluto si David ng aming hapunan. Yun ang sabi ko sa kanya dahil umalis siya, naglalaro siya ng tennis. Sabi ko sa kanya, ako na ang magluluto ng ating hapunan. So para mamaya hindi na siya magluto at saka pagdating ko kakain na lang kami. Dahil naubusan pala kami ng garlic, so gagamitin ko ang garlic powder. I-try natin. Sibuyas. Sabi kasi 4 cloves of garlic. Naubusan talaga kami ng garlic. Hindi ako magkapaniwala kasi tumubo yung mga garlic. Kaya nilagay ko doon sa ano, itatanim. May mga dahon na. So, hindi ko na yun gagamitin. Kunin ko kaya yun. Ano, kunin ko kaya yun, gamitin ko. Pero hindi, ito na lang. Garlic, ano siya, garlic powder. May asin na yata yan.
Tapos, onion, potato. Isang piraso lang ng potato. Yung potato kahapon na natira. Wala, hindi ko nilagyan ng tubig. Nag-ano siya. Pwede naman hugasan to. Yung potato kahapon na natira. Tapos yung isang potato, sabi, gawin ko na lang dalawa. Kasi marami siya eh. Gawin kong dalawa, ipapaluuyan ko ng tubig. Wala ko naman. Ano naman. Tapos ano, dalawang potato, tapos isang corned beef, at saka isang sashi ng Maggi, ang Maggi Magic Sarap. And then, sabi, anim na itlog. So, meron tayong siyam na itlog na natitira, ang anim gagamitin natin. Okay. Ngayon, ang procedure ay... and corned beef in oil in a non-stick pan. Meron tayong non-stick pan. Kuhanin ko kaya yung garlic na tumutubo. Tingnan ko muna kung pwede siyang gamitin. Ang kukulit ng ating mga alagang aso. Ayan. So, sabi 3 cloves. Pero kasi ito, parang maliliit siya. So, yung iba, oh, kasi tumutubo na siya, guys. Anuhin natin. Tanggalin na lang natin yung ano yung mga dulo. Pwede pa to. Tingnan niya natin. Naubusan kami ng garlic. Bibili na lang ako mamaya pagkatapos ko sa trabaho. Dadaan tayo sa ano. Parang iba na siya. May ano sa gitna. Yung ano kasi tumubo na siya. Pwede pa to. So yan. Mayroon tayong garlic. Hay nak. Hindi po, kami ano, hindi kasi kami namimili ng yung pang maramihan na bili ito. Parang may ano, iba na siya. Garlic. Kaya minsan naubusan kami ng ano. But, ayan, so may garlic na po tayo. Sorry, may garlic na po tayo. Nalagla. Ayan, may time pa kasi tayo magluto. 3 o'clock pa naman yung pasok ko to. 30 ako aalis. Ang time po ngayon ay 12:15. So may time pa tayo. Gasan ko po. Gawin kong soup yung ano para hindi masira yung potato. Gawin kong soup yung potato and leek. Mabilis lang naman yan. Iaano lang naman siya. Ay, wala akong maliit na bowl. Dito ko na ilalagay yung potato. Ay, sorry. Nasaan yung ito na ano? Kutsilyo! Nasaan yung ito na lang. Kasi ito gusto ko ito binigay. So, ang gagawin ay... Ano kaya? Paano ba yung potato? Paano yung ano yung potato? Place a plate to cover, flip and slide. Paano yung ano yung potato? Ibuboil kaya yung potato? Walang instruction. Ah! So, wala nakalagay kung cut into, ay, kung ano, i-cut lang natin ng maliliit yung potato. Di naman sinabi kung cut lang natin ng maliliit para mabilis siyang maluto. Di naman sinasabi kung shredded potato or wala kasi sa procedure eh. Ano ba yan? So, ikakat lang natin ng maliliit cubes. Hindi siya cubes. Basta maninipis ang pag-cut ko para maluto kaagad yung potato. Okay. So, ilagay muna natin dyan. Hindi nyo nakikita yung aking ginagawa. Ah! Yan! Tataog kasi yung ating ano, iPhone. Yan. Oops! Tataog nga talaga. Yan. So... Sana
kasama itong ating ginagawa. Hindi po ako magaling magluto. Mas magaling magluto sa akin yung asawa ko. Kaya pag may mga bisita kami, lalo na pag mga taga rito yung bisita namin, alams na pag mga English, siya ang nagluluto. Pero pag mga Pilipino, pag Pilipino-English yung bisita namin, nagluluto siya para sa mga English. Ako naman, nagluluto para sa mga Pilipino. Tsaka, lagi yan, may mga dala silang kanya-kanyang niluto yung aking mga kaibigan na Pilipina. Kaya, napaparami lagi yung ating handa. Yung pagkain na ayan. Yan niya. Parang masarap din. Naalala ko to sa Pilipinas, yung corned beef at saka yung patatas. Potato. Mahal kasi masyado sa atin ang patatas. Ngayon, nagtanim ako ng patatas. Ewan ko kung alam ko yung nasa bag na itinanim ko, yung nasa sako. Nasa isang plastic din. Basta bag siya. Tumutubo na siya, ang lalaki ng mga dahon. Tapos ang lalaki ng nakita ko sa ilalim. Malalaki ang mga ano niya. Ang mga unod. Ano ba yung unod? Yung laman? Yung ano? Basta yung potato na na. Potato na. Nandito ako. Nandito ako, umiibig sa'yo kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Yan. So, time check kasi kailangan natin. Pakakainin ko pa yung mga mga doggies bago ako umalis. Kumakain yan sila after naglalakad, kaso umalis si David, sabi niya pakainin ko muna sila bago ako umalis. Isang beses lang yan sila nagpupupo sa isang araw pag umaga. Kaya kailangan ilalakad yung agad yan. Mga before 12, kailangan ilalakad nito. So, yan. Meron na tayo yan. And then, yung sibuyas. It's okay. You're not going out. It's raining. Ayan. Umuulan po ngayon. Maulan dito. Kumpara kahapon. Kumpara kahapon at saka nito mga nakaraang araw. Umuulan. Kaya kanina pagkagising ko, ang aking inuna kaagad. Hindi pa pala ako nag-aalmusal. Kumain ako na. Minum lang ako ng kakain ako bago ako umalis sa trabaho, papunta sa trabaho. Ang pala, maulan na ngayon, kaya kahapon, di ba, nagputol ako ng mga dahon. Yung mga dahon, yung mga dapat putulin dyan sa garden para umaliwalas yung garden. Ayun yung aking kutsil, yung material. Yun ang inuna ko, inilagay ko sila doon sa baba, doon sa may, tinambak ko lang muna sa isang lugar kasi nagkakalat sila kagahapon eh, sabi ng asawa ko pagdating niya. Sabi niya, "Oy, it's time to have some rest." Kasi naluto ko na yung diba kahapon, yung casserole, chicken casserole. So pagdating niya, tama-tama, lutong-luto na. So, kumain kami. Sarap kaya yung chicken casserole kahit ganun lang yun. Naluluha ako dahil sa sibuyas. I-ano natin ito.
ano yung aking pampisa ng ano. Ito ba yun? Pampisa-pisain natin. Ay. Pinipisa ko lang ito tapos ina. Ang lahang sa mata. Nag-glasses ako kasi hindi ko mabasa yung ano, yung instruction sa ano, yung procedure sa recipe. Tapos dadarin. Ah! Dadarin natin. Anyway guys, thank you so much sa mga laging nanonood at shout out po sa lahat. Shout out po sa lahat ng nanonood sa aking mga video. Kahit alam ko konti lang ang nanonood. It's fine. Basta, maraming maraming salamat. Ang hang hang sa mata. Tapos ang instruction, bet eggs and season with. Ibebet pala yung egg. Ngayon, ang gagawin natin, paano ba ito buksan? May susi kasi ito. Baliktad natin. Sana hindi siya maputol. Ewan ko kung binili ko itong corned beef. Basta. Papalitan ko kasi ginamit ko. So, mamaya bibili ako ng isang corned beef. At saka isang... bawang. Haluya pa ba kami? Haluya pa. May isa pa palang karasong bawang doon. Ah. Ayan. Corn beef. Kailangan natin ng sangkalan. Ay, sa ano na lang? Sa pinggan na lang, no? Sa pinggan na lang. Tapos sa ano na lang. Laki pala ng isa, oh. Large to na corn beef. Tapos, hiwa-hiwain ko yan. Hindi na nakikita yung ginagawa ko. Yan. Yan ang ating corn beef. Para hindi mahirap. Then, okay. Masarap din to, ano. Minsan, ginagamit to sa spaghetti, di ba? Tama na yan kasi makukunot naman yun. Yan yung ating corn beef. And then, igigisa na po natin. Sabi kasi, ayan, potato corn beef in oil in non-stick pan. Okay. So yan, dito na po tayo. Dito na naman tayo sa pagluluto. Kahit na hindi tayo marunong magluto, gagawin at gagawin ang lahat para matuto. Kapag tayo ay nag-aasawa na, di ba? Yan. Medyo madilim kasi hindi, walang ano. So, ito ay non-stick. Yan. Pag nawala yung sulat na yan, ibig sabihin mainit na yan. Lagyan natin ng cooking oil. Ilang cooking oil? 3 tablespoon. Ano yun natin? Tablespoon. Ito, tablespoon ito, di ba? Isa, dalawa, tatlo. Tama na yan. Pero ang gagamitin nating luwag ay ano, kahoy para hindi ma-scratch yung ating non-stick pan. So, hintayin lang natin na ano na mawala yung sulat. Kasi yun daw ang ibig sabihin na mainit na yung pan. Yung kawali. So, isa pang bago dito, gamitin na lang natin. Maliliit, wag na. So, dagdagan ko na lang ito. Tapos, sabi,
with eggs and season with Maggi. 6 eggs. 6 pieces of eggs. So, dito natin yan. Yan sila magkasama. Yan sila ang 6 eggs. Hindi ako marunong magbasag ng eggs na yung binabasag dito sa ano sa bowl kasi naiiba yung itsura niya. 1 2 Ay, super. 3 Malalaki itong eggs. 4 5 6 Ayan, 6 na eggs. And then, batihin daw. Batihin. Batihin natin. Batihin. With this, magic salad. Oras na, 12:30. May oras pa po. Ilagay ang magic salad. Isang magic salad. Balik natin yung egg doon. May tatlo pang natitira. And then, batihin. Oh, di ba? Oh, wala na ang ano, wala na ang sulat sa ano, sa pan. Wala na. So mainit na, ilagay na natin 'yung kapag nalaglag 'yung phone sa pan. Mayan natin 'yang batihin. Saan ko 'yung ano? Ito lang, maliit lang. No. Medyo malaki. Ito na lang. So sabi ang onion. Onion, garlic, aw, nauna yung ano, onion, ayan mo yan, sama-sama din naman yung onion. Garlic, onion, and potato, potato, yung potato. Potato.
Siguraduhin natin na maluto yung potato. Ang sarap ng amoy. Lutuin po muna natin yung potato bago natin ilagay yung egg. Natin yung potato ba? Matigas pa ito. Matigas pa ang potato. Hindi pa siya gaanong luto. So, lutuin muna natin yung potato. Tago natin ang ating recipe para meron tayo. Meron akong basahin. Ano ba yung basahin? Tapos pala, itong natin ang gagawin natin soup. Gagawin natin soup. Ito, gagawin ko ng soup para habang niluluto ito ay ang oras na. I am watching the time. Kasi baka tayo ay ano, pag nakawa ng oras at tayo ay malate sa trabaho. Sabi, itakip daw yung pinggan para i-flip siya. Ito ba? Pwede siguro yung takip na lang ng ano, ng maliit na pan. Banya natin uli yung potato kung luto na. Mahirap pag nahilaw yung potato. Sana pala inano ko yung potato na binoy. Sarap! Ito pa nga lang, masarap na. Lutuin muna natin ng maayos yung potato. Dapat i-binoil ko pala yung potato kahit saglit lang para mabilis siyang maluto. Wala naman kasing instruction na ano. Boil muna yung potato. So, okay lang yan. Okay lang yan! Ay, tumalsik. Sarap. Pwede na to pang ano, panghapunan kasi dalawa lang naman kami. Diba yan? Mag ano tayo? Nasa may isang ay sorry po. Ano lang naman ang nilagay dito, dito ng bawang. Lagyan natin ito ng ano, garlic powder para masarap. Ayan, medyo nasusunog-sunog na yung ating corn beef. Nangangamoy na sa ikman uli natin yun. Ayan, sa baby. Kaya para hindi lupas yung ino. Ano ba ang pipit nito? Masyado namang malaki. Ha? Ano ba ang takot niyan?
Tapos tarin na natin yung ano. Ano para sa ano? Ayan. Dumaan sa maling maling ano, daanan yung aking tinikmasa. Ito siya. Gawin natin ano. Potato and leek soup. Pwede ito siya i-freezer tapos anuhin nyo lang. Kung kailangan ng potato natin, basa natin ulit. Ayan pala ang bibili ko, potato. Potato, garlic, and ano pa ba yung isa? Nakalimutan ko na kung ano yung bibili ko. Potato, garlic, and ayun nga, nakalimutan ko na. Ah, corned beef. Kailangan ko yan ilista sa aking ano phone. Or else makakalimutan. Makakalimutan ko. Ayan, so. Let's into cubes. Cubes. Maliit na cubes. Para ito, para po ito sa ating leek and potato soup. Ang ilalagay ko lang sa leek and potato soup, lagyan ko lang ng ano, garlic powder and ano. Yung ako nilalagay ko. Sibuyas. Igigisa ko yung sibuyas at saka ano, ito. Igisik mo, igigisak mo na si Daniel. Tinamuha natin. Eh. Ako eh, nasunog na yung ano. Nasunog na yung ating corn beef. Ano na natin kung dito na yung ano. Yung potato. Huh? Inak. Ako eh. Luto na. So, pwede na natin ilagay yung there you go. Look at this. Parang ang sarap na. Medyo sunog yung ano natin, corned beef. So, yan. Hayaan muna natin. Hayaan muna natin na masunog. Hayaan muna natin na masunog yung kabila and then babalik ta rin natin. May ano, bubbles. Sabi, lagyan doon ng plato. Wala naman kung ganyang plato kalapad. Yung sa ano na lang yata yung ano. Takip na lang niya. Kailangan lutuin niya na. Ayan po ang itsura ng ating tortang corned beef na nasunog. Hindi naluluto niya. Hayaan muna natin masunog yung kabila. Ay, nako. Lagi kaming nasusunogan ng ano. Pag naglalaga ng potato, nakakalimutan. Nasusunog yan. Ayan. Yan natin yung ano. Hindi kasi ayan.
Kailangan talaga natin ng pinggan na malapad. Ito na lang kaya. Ito. Mabaligtan natin. Oh my God. I'm scared! Hindi po tayo ano. Yeah! Ah! Bayan! Tapos, ilaano natin. Nasunog na yan. Nasunog na. Sabi nung asawa ko, anong pinagagawa mo dito sa ano? Sa niluto mo. Pero masarap yan. Hanggang ano-ano, kasi masarap yan. Kahit sunog yan. O diba? Kasi ang lakas ng aking apoy, kaya nasunog. O diba, oh wow. Ang sarap nito. Ito, kukuha ako dito isang slice para sa aking ano, brunch. Time check, it is 12:46. Kailangan natin ang ano na to. So, walang sasayangin sa ating potato. Kailangan lutuin para makain. O, diba? Agoy. Buti na lang, guys, yung aking asawa magaling magluto. Maano din yan yung nanonood siya sa, ano, sa mga chef, sa mga, yung mga cook. Mga cooking programs. Tapos, pag may nakikita siyang, ano, gusto niyang lutuin, tapos kaya niya. On the spot, bibilhin niya yung mga ingredients. Then, magluluto siya. Ganyan yan siya. Naputol ba? Okay. Sibuyas na lang. Tingnan natin. Tingnan natin. Ah. Nakunot na. Yay! Yay! Pepper and peanut! Where is Pepper? Peanut, why are you scratching? Why are you? What's happening to your feet? Huh? It's swollen. What's happening to this? How have you done? Stop biting it. Stop it. Stop. Stop biting it, Peanut. Ang pangyayari sa paa ni Peanut, bakit niya nginangat nga? Mainit, Hazel, mainit. Yan. And then, ganyan natin ang resulta. Ganyan. Yeah. Oh. Oh, di ba? Oh, ito na yung resulta ng ating corned beef omelette. Tapos hiwa nga tayo. Hiwa tayo kasi ano tayo, titikim tayo ng ating chiliyo. Chiliyo. Ay, sorry po. Hiwa tayo ng ating luto. So, yan. Ihiwa ko tayo. Maliit lang. Para lang sa akin. Sa aking tanghalian. Lagyan natin sa maliit na pinggan. Tingnan natin kung masarap. Yummy. I mean, naiwan ako nito. Maliit.
Sarap talaga. Plaster na niya. Tikman natin. O, diba? Sarap. Maimik. I'm sure magugustuhan ito ng asawa ko. Okay, so yun ang ating corned beef omelette. So yan. Gagawa na po ako ng leek and potato soup pero hindi na ako magbi-video kasi sobrang ang haba nitong video. Okay, bye for now. Thank you for watching. Hello guys! Nandito na tayo ulit sa kusina. Tapos na akong nagtanghalian, brunch na siya. Tanghalian tsaka almusal. And then, ayan, pinakain ko na yung mga aso. And then, ito yung ating leek and potato soup. Tingnan natin kung lambot na yung potato. So, iiwanan ay patayin na natin ito. And then, iwanan lang natin ito dito sa may dito. And then, magpiprepare na po ako. Papasok ako. Iwanan natin yung mga aso. Ay, hindi pa pala. Kailangan kong hugasan yung mga ginamit ko. Okay. Hugas muna ako and then, pasok tayo sa trabaho. Thank you for watching. Be good. Bye for now. And guys, ayan. Papasok na po tayo sa trabaho. Pasok na po tayo sa trabaho. Pang 3 until 8 po tayo. Iniwan ko lang muna yung dalawang yung dalawa namin. Bakit nakaharang yung reverse that side kasi may naka-parking doon sa kanto. At sa kanto sila nagpa-park.
Alam nga nilang bawal mag-park sa kanto. Kahit sa ang banda ng kanto, bawal mag-park. Kasi kanto yan. Pero napapapansin sila. Isang araw, ano talaga ba ang nakapark doon? Di ang laki, hindi ako makasuhot. Ewan ko, nag-expect yata sila na walang lalabas dyan na sasakyan sa arch na yan. So yan! Sorry. Nag-ano ako eh. Nagalit sa hindi naman nakakarinig. So yan. Ayan, dito na po tayo sa car park again. So, pasok na tayo sa trabaho and then I will see you after ng aking trabaho. Bye for now. Be good. So, tapos na po tayo sa trabaho. Uuwi na tayo. Okay. Ayan, so guys, naka-uwi na po tayo galing sa trabaho ulit. Ayan. Trabaho day. Thank you so much for riding. Bye for now. See you in a bit.